Alright, and good evening. Welcome back to my channel. Nakita ko yung mga nag-comment tungkol dun sa Bajaj Cute, ano? So, pucha, umuulan. Takbo! Ayan, galing tayo sa KYB Pizza and Milk Tea Restaurant. Takbo, patay tayo dyan. Umuulan na naman yung cellphone ko. Sensya na sa madilim. Balik tayo sa shop. Takbo, 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 takbo. Ayan. Tulad ng sinabi ko, wala pa masyadong update tungkol dyan, ano, sa Bajaj Cute. Kasi nga, inaayos pa yung regulations nitong Bajaj Cute natin sa LTO para mag-match yung pagiging motor niya, nakatawang kotse. Lalagyan siya ng regulations ng LTO. How did you know that I'm here? Okay, it's raining outside. And my phone is wet. Ayan, so, abang-abang muna tayo. At wala pa naman talagang legit update. Mommy, your hair is falling everywhere. I know, right? Whew, hirap ng tag-ulan. So, we took refuge here sa Beautyholic. My wife. Nag-crave siya ng... Ano yan? Prof. Okay, nag-crave siya ng prof. Ayan. So, wala mo nang ano. Wala mo nang bibili, no? Wala mo nang magda-down payment. Walang advance reservation. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Ang Bajaj Cute ay nakaabang daw. Kung ihingan nyo ako ng ilang porsyento yung nakaabang daw, approximately 70 to 80% yung chance na pumasok yan sa market. Pero, ayoko kayo nabigyan ng false hope, ano? Nakapasok kasi yung 3-wheel nila na Bajaj eh. So, baka may chance yung 4-wheels. Ang problema nga lang, yun nga, tumatagal dahil sa regulations na hindi applicable dun sa motor. Dahil unang motor yan na papasok sa Pilipinas na apat ang gulong. So, LTO, sabi nila, no? Hindi ko alam kung anong departamento, sinong tao ang nag-aasikaso niyan. Unless we get a legit feedback coming from the LTO office na pinag-uusapan nga, inaayos, ongoing, that's the only time. So, for now, hawakan nyo muna yung mga hope ninyo, no? Huwag sobrang taas. Baka naman kasi masaktan lang tayo. Abang tayo ng abang sa wala, no? Yun lang muna. Sabi nga nung huling nag-comment, tatalunin na naman ng iba yan. So, syempre, no? Laging may competition. Di nyo naman maalis yung competition. Lagi naman ganon. Para lang yung NMAX and PCX. Grabe, antok na antok yung mata ko. Nag-movie marathon kasi kami ni Mrs. Wala naman kami ibang gagawin. Tapos na mag-kliyente. Bukas ulit. Huh? Sa yung fresh mo, fresh. Patingin ang fresh mo. Ang fresh mo, mahal-mahal, 135. Mura na yan. Mura mas na. Mahal yung prof sa Starbucks. Starbucks? Starbucks. Mura daw yun, 135. School Lord, dalawang bigas at kalahati. O, sayo na muna mga trupa pips. That's the current update. At ayoko na muna kayo masyadong bigyan ng kahit anong impormasyon na kahit ako nagsasawa din paulit-ulit. Pero, at least, di ba, nakapag-update tayo. Sabi ko, ayoko na muna mag-judge cute talk. Kasi, paulit-ulit na sinisabi ko, anong nakakasawa. Gusto ko tuloy burin yung, i-delete yung sinabi ko nung huli. Pero, ganun pa man, syempre, kahit pa konti-konti, no? Na mamaya, may nakasalubong kayo, no? Ay, meron na pala. Eh, ang huling update, matagal na, last year pa, na wala pa pala yung Bajaj Cute. At least ngayon, kalagitnaan ng taon, na maulan, na mabagyo, wala pa po ang Bajaj Cute. Huwag kayong mag-a-advance payment, walang reservation, walang advance down payment. Walang ganon, ha? Walang ganon. Okay? So, tatandaan nyo, pag yan lumabas, naka-showroom yan. At bawat stasyon kung saan malakas ang mga customer at saan malakas yung mga tindahan, meron yan.
Asahan nyo na na si KCRB ko ang hawak niyan kasi sila naman ang humawak ng mga unang bajaj. Tok na antok ko. Look at my eyes, guys. I'm about to fall asleep. Pero gusto pa rin mag-movie marathon. Bihira yung ganito na wala akong schedule. So, hopefully by next week, makabalik na ako sa opisina. Ay, grabe yung mata ko. Anyways, that's the last update. My name is Mark from Zamora Updates. Keep in touch, keep updated, at mag-ingat kayo sa bagyo. Goodbye.